Magandang umaga po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, hayaan niyong i-share ko sa inyo ang sinasabi sa banal na kasulatan from the Gospel according to John, chapter 11, verses 1 to 16. At ganito po ang sinasabi. Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Mary was the one who anointed the Lord with perfume and wiped his feet with her hair. Her brother Lazarus was ill. So the sister sent a message to Jesus, "Lord, he whom you love is ill." But when Jesus heard it, he said, "This illness does not lead to death. Rather, it is for God's glory, so that the Son of God may be glorified through it." Accordingly, though Jesus loved Martha and her sister and Lazarus, after having heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer in the place where he was. Then after this, he said to the disciples, "Let us go to Judea again." The disciples said to him, "Rabbi, the Jews were just now trying to stone you, and are you going there again?" Jesus answered, "Are there not 12 hours of daylight? Those who walk during the day do not stumble, because they see the light of this world. But those who walk at night stumble, because the light is not in them." After saying this, he told them, "Our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to awaken him." The disciples said to him, "Lord, if he has fallen asleep, he will be all right." Jesus, however, had been speaking about his death, but they thought that he was referring merely to sleep. Then Jesus told them plainly, "Lazarus is dead. For your sake, I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him." Thomas, who was called the twin, said to his fellow disciples, "Let us also go, that we may die with him." Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa ating pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Pangalawang araw na sa linggong ito. Ano po? Simula noong nag-enhance community quarantine. At ngayon nga po ay total lockdown dito na po sa Laguna. Ano po? Pero in spite sa lockdown na ito, hindi nito mapapatigil yung ating patuloy na pagbabahaginan ng salita ng Diyos. Sabi po, we know him as Doubting Thomas, si Thomas na mapag-alinlangan. But the label isn't entirely fair for him. After all, how many of us would have believed that our executed leader had been resurrected? We might just as well call him Courageous Thomas. After all, Thomas displayed impressive courage as Jesus moved purposefully into the events leading to his death. At the death of Lazarus, yung kaibigang matalik ni Jesus, Jesus had said, "Let us go back to Judea," prompting a protest from the disciples. "Rabbi," they said, "a short while ago, the Jews were trying to stone you, and yet you are going back." It was Thomas who said, "Let us also go, that we may die with him." Thomas' intentions proved nobler than his actions. Upon Jesus' arrest, Thomas fled with the rest, leaving Peter and John to accompany Christ to the courtyard of the high priest. Only John followed Jesus all the way to the cross. But despite having witnessed the resurrection of Lazarus,
Thomas still could not bring himself to believe that the crucified Lord had conquered death. Not until Thomas, the doubter, the human, saw the risen Lord, could he exclaim, "My Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko." Jesus' response gave assurance to the doubter and immeasurably comfort to us. "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believe." Doubt, ano po? Pag-aalinlangan. Sa panahon natin ngayon, ang daming pag-aalinlangan. Ano po? Nakakalungkot. Even believers, even Christians, nandun palagi yung pag-aalinlangan. Wala pa naman ang crisis na ito. Marami ng Kristiyanong mapag-alinlangan sa magagawa ng Diyos para sa iglesia, para sa lipunan, para sa bansa na meron tayo. Ano po? Mga simpleng kaparaanan na nakikita yung pag-aalinlangan ng marami sa atin. Pero ang sabi mga kapatid, si Tomas na mapag-alinlangan, no, ay ever since, no, parang unfair para sa kanya na tawagin siyang ganun. Pero yun ang kanyang nature, yun ang kanyang pagkatao. To see is to believe. Laging ganun siya. Even though patuloy na ipinapaalala ng Panginoon sa kanya yung kaya niyang gawin para sa bawat isang nagtitiwala sa kanya. Pero kakikitaan natin na yung sinasabing the death of doubt, no, ang pagpatay sa pag-aalinlangan. Paano nangyari ito? Nung sinabi ng Panginoong Jesus na siya ibabalik dun sa lugar na kung saan ay gusto siyang patayin sa pagbato, tanging si Tomas lamang ang nagsabi ng, "Tayo na, halika na, samahan natin siya at mamatay kasama siya." Tapang, no? Dahil alam niya na may magagawa ang Diyos para sa kanya. Sa ating buhay sa ngayon, mga kapatid, dapat kasi pinapatay natin yung pag-aalinlangan. Pero how many times na pinatunayan ni Lord yung magagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin? Sa buhay ng mga kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nakakakita sa akin, ilang beses pinatunayan ng Panginoon na siya'y kumikilos sa buhay mo at sa buong sambahayan. Sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan, gumagawa ang Diyos para sa iyo. Pero ang nakakalungkot, patuloy ka pa rin nag-aalinlangan sa magagawa niya para sa iyo. Di ba unfair? Sa pagkakataon ito, mga kapatid, kailangan na nating patayin. Patayin ang pag-aalinlangan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kalimutan na yan. Kundi ang ipalit ay ang pagtitiwala sa buhay na ipinahiram ng Diyos sa atin. Si Thomas na i-revive yung kanyang sarili, no? Na itaas niya, na ibango niya yung kanyang sarili nung kanyang sabihin na, "Halina, samahan natin siya. Samahan natin siya hanggang kamatayan." Parang ang sarap noon. Sa pagkakataong ito, sa krisis natin kinakaharap, kasama natin ang Diyos. Dapat ganun lagi. Halina, samahan natin ang Panginoong Diyos. Ipahayag ang kanyang mga salita dahil tunay na may magagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Panghawakan natin yan. Huwag tayo mag-alinlangan. May magagawa ang Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya sa umagang ito, atin ang ilibing
ang mga pag-aalinlangan at patuloy na ibangon ang pagtitiwala, ang pagbibigay at pagtatalaga ng buhay para sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, patuloy mo kaming turuan. Patuloy mo kaming gabayan kung papaano kami ay magbibigay ng aming buong pagtitiwala sa iyo. Batid namin ang nagagawa mo sa buhay ng bawat isa. Batid mo ang nagagawa ng iyong kabanalan sa araw-araw na aming pinagdadaanan. Kung kaya sa umagang ito, Panginoon, samahan kami. Patuloy na aming pinagkakatiwala sa iyo ang natitirang araw na ito at sa mga darating pa upang, O Diyos, kami man kung paano mo pinagpala ng walang pag-aalinlangan, ay ganoon din kami maging pagpapala sa iba. Magsilbing kalakasan, magsilbing inspirasyon para sa iba. Huwag sana kaming mag-alinlangan sa iyong magagawa sa amin, bagkos kami patuloy na magtiwala sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na aming taglay ngayong umaga, sa buhay na puno ng biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samo at ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.